Hey guys, so look at the view. Oh my god! It's a bit crazy view, I guess. Cheater, so here we are. And there goes the alarm! Oh my gosh, ayan yung mga struggle na pag-upload ng walang tripod. Oh my gosh, hello guys, so hopefully narinig niyo ako. So ayan, bulan-bulan na nakikita guys. So ayan po, sobrang hangin dito. And mag-Q&A sana ako kasi may iba din nalagyan ko na ang mga questions. Pero ayan nga, medyo humihingi na yung hangin. Okay, so for today's video, let's talk about na lang about si mga Thai series na pinapanood ko. OMG! Sobra! Ang Thailand ay one of the best place to shoot for a film na katulad ng mga films nila. Wherein yung mga schools nila, sobrang clean. And then traditional, and then yung mga lugar nila, makikita mo na pinipreserve talaga yung tradition, yung mga music nila ay ano ba ganda. Yung kanilang kasi hindi gaya ng ibang country at ng parang ng country natin na masyado tayong nahuhuk sa ibang mga countries na music or styles. But then yung Thailand, ano talaga yung paggamit nila ng kanilang formal clothing or sa wedding, yung pagsuot nila ng kanilang formal clothing. Hindi ko pa alam kung ano yung mga ganon, pero yung pag-usapan kasi natin ngayon ay tungkol sa kanilang mga series. So I really love their series kasi hindi mo mahulaan kung ano yung ending, kung paano sila sinimulan, and then masyadong detailed yung kanilang mga topics and talagang pinag-iisipan. Diba? So we have different styles sa pagpapalabas, sa kanila kasi different din eh, pero makikita mo yung effort na binibigay. So my favorite, first sa favorite series ko ay ang The Gifted. So insert ako ng mga photos ng The Gifted. So yung The Gifted is a story of a group of individual wherein they are have their gifts or yung mga gift given talents or yung mga kanilang powers. So meron silang natural powers na sa kanila talaga, and then pinupuno sila ng mga task na mag-group sila. Pero yung mga task na yun ay nakatulong talaga para magkaroon sila ng magandang pag-develop ng kanilang mga skills, ba tawag doon? Potentials. Yes, potentials. So, isa yun sa mga gusto kong panoorin nyo rin kasi hindi lang siya about parang about physics or about science. It's also about friendship and yung sa school na not all schools are walang secret. Kasi lahat naman talaga may given that task just to have something na wala lang. So they want to prove na they want to improve that student's potential, and they want to give those kaya nilang gawin para ma-improve and develop at saka magkaroon ng good future yung bata. So favorite ko doon ay si Pang. Siya doon si Nanon Corabat Kurtban ng GMM TV. Yes, pinapalabas yung GMM TV mga year 2017 and 2018 yata yun. Basta, lagi yung sinok. And then the second one ay yung Ugly Duckling. Especially yung Ugly Duckling Don't. Yung nagsusuot si Mild, WJ Mild ng box. Kasi about isang girl na bata pa lang siya, nasabihan siya ng ugly. And then parang na-stuck na yun sa ano niya. Ayaw na niya magsuot
na ay ayaw na niya na lumabas na walang suot na cover para sa face niya. Kasi sobrang hiyang-hiya siya. So, we will learn there na hindi dapat mabully or hindi dapat sabihin ng isang tao na mga bagay na nakaka-hurt sa kanya. Lalo na kung bata pa siya kasi baka paglaki niya, madala niya. So, yeah, nag-insert na naman ako ng mga details about that. So, yun ay para mga 2016-2015 series. Meron din siyang iba-iba pang mga characters. Pero episodes kasi siya. And, parang ano matawag doon? Mahaba-habang kwento siya, pero nandun yung sobrang ganda niya. Yan. Pang-third na favorite series ko ay yung My Little Boy. It's a story of students na ang isa na sa grade 10, ang isa na sa grade 8, and then they fall in love. So, hindi pa naman sila na fall in love noong time na yon. Kasi yung boy, hindi pa niya na-realize kung ano talaga yung feeling na ma-in love. So, yung girl yung magpapatrigger siguro nung point na yun sa kanyang life. Kasi, Little Boy 1 and then My Little Boy 2. Sa 1, lagi sinusundan ng girl yung boy kasi siya yung may gusto talaga. Yung boy naman, syempre bata pa, hindi ayaw pa niyang magkagusto or hindi pa siya doon nakafocus kasi nakafocus sa studies. And then yung girl naman, yun, gusto niya na yung boy. And doon na na-trigger, sinusundan niya kahit sa tumagpunta sa bahay or sa comic store. And then ayun na, hanggang sa biglang nawala tong girl na to, tapos doon na na-realize ni boy na na-love niya na pala yun. So ayun, hindi talaga, age doesn't matter talaga, and love doesn't basta nagmahal ka. So, ilang taon yung gap nila? I think 3 to 2 years. So, it's a good movie for everyone na kung love niyo talaga, push niyo, or kung push niyo pa rin kahit alam niyo hindi naman pwedeng maging kayo, ganun. So, I want you to watch that, My Little Boy 1 and 2 by Nanon, ay hindi. Yung bida dito ay si Nanon Corapat, Gert Ban. Tapos, yung girl is si Tyna. Tyna? Magpapusa lang ako ng photos kasi ang hirap talaga big cassette, guys. Pero sinishare ko natin sa inyo kasi para makapanood naman kayo ng iba namang palabas. Kasi sobrang dami-daming magagandang palabas sa Thailand. Ayan, another favorite series sa Thailand ay yung My Dear Loser series. Kasi tatlong stories yon. Bale, gusto ko yung Edge of 17 kasi nakikita doon yung bullying and nakita doon yung pagkakaroon ng pagbabago kapag nilabanan mo yung mga bullies na yon. Na you have to conquer your fear or you have to let others see na strong ka or you're not that person na ibubuli-buli lang. And ayun, nandun yung changes conquers everything talaga. So kung sobrang bully ka nila, ngayon hindi ka na bully. So, yeah. Oh, no, don't worry about nothing, oh, it's all good.